DIY. So, meron tayong susubukang ayusin. Yan, ito. So, yan mga DIY. So, susubukan natin itong ayusin. So, ayos naman siya. Kaya lang, subukan yung pakinggan yun. At saka, pag nagpapaandar ako ng makina, nakakaya sa aking kapitbahay. Yan, nakakaya ang ingay niya, no? Nagpapaandar ka lang ng water pump, pero nakaka-istorbo ka na sa kapitbahay mo. So, subukan natin ayusin. Pero bago ko gawin yun, pupunuin ko muna yung aking overhead tank ng tubig para in case na hindi ko siya matapos ng mabilisan, eh meron pa kaming reserbang tubig. Hindi, first time ko kasi gagawin to, so baka pumalpak tayo. Kung pumalpak man tayo, meron pa tayong gagamiting tubig sa loob ng isang araw, no? So tara, baklasin natin to. At ayun na nga mga ka-DIY, binaklas na natin ang ating water pump na napakaingay. Kinat na lang natin ng mga tornilyo nito dahil puno na ito ng kalawang. Hindi na kayang pihitin. Papalitan na lang natin ito ng mga stainless mamaya upang hindi na tayo mahirapang magpalit ng bearing sa susunod na magkaproblema ulit ito. Ito ang kanyang impeller. Kailangan natin itong tanggalin. Upang matanggal natin ito, kailangan natin kontrahin sa kabilang dulo. Para magawa yon, tanggalin ang cover ng kanyang cooling pan. Tanggalin ng dahan-dahan dahil ito ay plastic lamang. Yan, dahan-dahan lang. So, plastic yan. Kaya, ingat lang sa pagtanggal. Kagaya lang din yan ang mga kaibigan yung plastic. Madaling tanggalin. So, yung pan na yan ay umiikot upang mapalamig ang kanyang katawan sa tulong ng mga cooling pin na nasa gilid. Ayan, yung hinimas ko kanina. Gumamit ako ng interior ng gulong upang maproteksyonan ang groove nito. At inipit ito ng vice grip. Yan, gagamit kayo ng socket upang mapihit ang nut na nag-hold sa ating impeller. Kung tatanungin niyo ako ng sukat, nalimutan ko na. Ang mahalaga ay importante. Yan, kailangan niyong gumamit ng dalawang kamay. Ang isa ay para sa pamigil at ang isa ay para mapaikot ng counterclockwise ang nut na nag-hold sa ating impeller. At paikutin lang ito ng dahan-dahan. Yan, natanggal na natin. Ang susunod naman ay tatanggalin na natin ang ating impeller. Gamit siyempre ang ating bearing puller sa tulong ng flat screw. Iangat nyo ng bahagya yung impeller upang maisingit nyo yung kanyang kuko. At pipihitin nyo ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang dahil hindi yan yari sa matigas na bakal. Yari yan sa aluminum. At yun na. Matanggal na natin. Yan, ang daming kalawang na naipon. Subukan mo natin tanggalin. Dahil isa yan sa nagpapalasa ng kalawang sa inyong mga tubig. So ngayon, tanggalin na natin yung pinakalock ng ating mechanical seal. Gamit syempre ang ating lock plier. Kung wala kayo niyan, pwede naman ang dalawang matulis na bagay lang. So yan, tanggalin na natin ang ating mechanical seal. Ito ang pumipigil at nagseselyo sa tubig upang hindi pumasok sa loob ng makina. Ngayon naman ay tanggalin natin ang apat na mahahabang bolt na nag-hold sa kanyang katawan. Gamit siyempre ang socket. Yan, natanggal na natin. Pukpukin lang natin ng dahan-dahan upang maghiwalay ang kanyang katawan. At nakita na natin ang isa pang bearing. Yan, medyo kulog na nga ang kanyang bearing. Kaya pala maingay. Para matanggal yan, gamit ang flat screw, supportin ang lock. At yun na, matanggal na natin ang kanyang lock. Pukpukin ng dahan-dahan upang matanggal. At yun na, matanggal na natin. Mapapansin nyo, may nalaglag. Ito ang rubber spacer. Dito yan nakalagay sa gitna.
So, huwag niyong kakalimutan yan mamaya. So, ngayon ay tanggalin na natin ang kumakalog na bearing. Yan. Gamit syempre ang pinagbabawal na technique. Kung bakit hindi ako gumamit ng bearing puller ay dahil hindi abot ang kanyang mga galamay. Tumalbog. Pinulot. Yun na. Yun na ang kumakalog na bearing. Yung kabila naman. So, ngayon, abot na ng ating bearing puller. Kaya ginamit ko na ito. Dahan-dahan ulit natin hugutin. Yan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Yun na. Kinamay na lang. Matanggal na. Hindi pa naman siya masyadong kalog. Pero papalitan ko na rin. Kasi isang bukasan na lang. Ito ay parte pa rin ng mechanical seal. Yung bahaging tumalbog na puti is made up of ceramic. At itong tinatanggal ko is made up of rubber. Mas malaga kung hindi nyo itatapon agad. Dahil ito ay dadalhin nyo sa tindahan upang masukatan dahil merong iba't ibang sukat nito. Yan, linisin na muna natin ito. So yan, ito na yung bagong mechanical seal. So, ilalagay na natin. So, ilagay na rin natin yung mga bagong bearing. Pero itong ilalagay ko is hindi siya bago pero okay pa. Kasi sanday ngayon wala akong mabili ng mga bago. Pero ito ay gamit na pero okay pa. Papadala ko na lang ulit kapag umingay na. No? Pero okay pa to. Okay pa to. Paalala ko lang mga ka-DIY, huwag na kayong gumaya sa akin. Mag-invest na kayo sa bago at di kalidad na bearing. Dahil dyan sa ginawa ko, tumagal lamang ng mahigit isang buwan na tahimik ang aking water pump. After nun ay umingay na siya ulit. Kalimitang bumibigay ang bearing na pinakamalapit sa mechanical seal. Hindi ko alam kung alin ang unang bumigay. Pero isa sa mga dahilan ng pag-ingay ng bearing ay ang pagkakaroon ng leak ng tubig papunta sa bearing dahil sa mababang kalidad na mechanical seal. Pag nag-umpisang magkaroon ng leak o ng tubig papunta sa inyong bearing, ito na ang pag-uumpisahan ng pangangalawang ng mga bulitas nito. Kaya madali na siyang umingay. Ngayon ay ibalik na natin ang mga parte ng ating water pump. Huwag niyong kakalimutan yung rubber spacer o rubber seal na nalaglag kanina. Ikabit na natin. So may rubber seal pa rin din sa ano. Huwag niyong kakalimutan ilagay. Yun, rubber. Yung nabili kong mechanical seal ay walang kasamang lock kaya huwag niyo itatapon yun sa luma niyo. Yung groove, dun mo ilalagay yung lock. So nalagyan ko ng liquid gasket. Kasi may nagli-leak. So kaya nagli-leak, nalimutan ko rin ilagay itong washer niya bago yung lock. Ibitan natin yung impeller. Hindi rin kalimutan itong pinaka-insert niya. Sakto natin ito dito. Thank you.
Ayan guys, okay na. So, naset na natin. So, ngayon, titingnan natin kung ayos na, no? So, subukan na natin i-on ang ating main switch. And then, itong ating push switch. Yun. Rinig nyo naman, no? Napakatahimik, no? Ibig sabihin, successful yung ating naging pag-repair. So, walang umakit na tubig kasi basyo pa ito, wala pa itong tubig. So, lagyan natin ng prime. Tingnan natin anong tunog kapag may tubig. No? So, tingnan nyo. Dinig nyo yung salita ako, di ba? O kanina, hindi nyo ako marinig, di ba? O ngayon, tahimik. Parang bago ulit. Parang bago. Ayan, no? Humahangin, no? Humahangin. So yan na mga ka-DIY, no? Napakatahimik. Ano, working na po yan. Ayun, umakit yung gauge niya. Ayun, no? Ayun na natin ito. Ayun na. Yun. Minto na. No? Puno na. Okay na. Napakatahimik na. Hindi na tayo nakakabulahaw sa kapitbahay. Kahit gabi tayo magpandan, hindi na tayo nakakabala sa kanilang pagtulog. Yun. Ayos na.